you know, musta. Okay, so meron akong mga switcher before. So, nakalagay naman sa title, HDMI switcher. So, anong difference nito? For the record, tama, pang-apat na to, U-Green. So, meron ako isang U-Green na 3 ports, Wavlink. At may lumalabas. Yun nga, meron ako isang U-Green na 3 ports, Wavlink na 4, at saka yung Bezos na 2 ports. Kaya ako bumili nito kasi parang ito, hindi ko alam kung bago to or feeling ko bago labas kasi meron na mga 8K display, di ba? Meron 4K resolution. Ang difference naman nito bukod dun sa iba, yung mga 4K resolution or yung 1080p resolution is naglalaro lang ng 60Hz pag nagta-transfer or pag nagsuswitch ka. Ang difference nito, nakakapag-produce na siya or umabot na siya ng 100 or 120 pagkakatanda ko. So, buksan natin, check natin, at check na natin kung gumagana or hindi. So, ito yung itsura niyan, U-Green. Okay, so 3 ports din pala to. Okay. Eh, hindi nakalagay kung ano. Hindi, sige, pero okay lang. Wala nakalagay. Pero yan, typical box, dahil dyan, mabilisan na damay na natin sa thumbnail. Okay, so open natin. Bukod doon sa mga ganito, syempre may difference din yung kable, yung HDMI cable nyo. So, ang pinakabago ngayon, alam ko, is 1.4. Yun. Okay. So, ito yung mismong unit. Ah, may kasama. Ah, hindi, wala. Akala, hindi, kable. So, wala na. Yun lang. Meron kang user instruction. At check natin kung nakalagay nga dito yung sinasabi niya. Wala. Okay. Sticker na hindi natin gagamitin. HDMI. Yung 3-in, ibig sabihin ay yung papasok yung mga devices mo like yung laptop, desktop, PS5, PS4, or Steam Deck. Yan. Tapos, ibig sabihin tatlo yung pwede mong gamitin nun and then one out ay yung monitor mo. So, meron kasing 2-in, 2-out. Depende sa switch na paggagamitin mo. Pero, isa lang naman. Hindi masyado kita pero kasi dyan natin ayun, lukit, ano yun? Dyan natin lalagay yun doon sa MacBook / ano natin, desktop. Ayan. So, yun yung desktop tapos yung MacBook. Isang monitor lang kasi yung ginagamit nila for now. Pero kasi, yung 34-inch natin na monitor, ayun yung pag si-switch and switch natin. And then, yung isang nasa taas, so yung naka-setup na, ayun yung naka-dedicate lang for, ano, for desktop. For, yan. Pero anyway, so ito na nga, nakalagay ba dito? Sana nakalagay. Wala. Ah, ito. Oh, no. Bakit? Okay. So, kaya ko hinahanap agad. Kasi ang sabi dun is, pero ayan, 4K at 60Hz, 4K at 30. Bakit? Kasi sabi niya, ano eh, 100 eh. Kasi pag nagtatagal ako, yan, yung ginagamit ko ngayon, yung Bezos, kasi 2 ports lang yun. Yung ginagamit ko, nag-try ko na rin yung iba, yung U-Green tsaka yung Wavlink. Pag nagtatry ako mag-switch, 6Hz lang. Pag nagtaas ako ng hertz ng monitor, nag-off, tapos bumabalik, nagre-reset sa 60. Wala, min. Shit. Wait. Balikan ko yung ano. Bago ko to binili, chinek ko muna yun. Kaya nga ako bumili. Pero kung hindi ko gana, tingnan natin. Oops. Uy, may ano. Tumaas yung BNB. Pero, okay, wait lang. So, ito, magkano natin nabili? Nakuha natin ng 1.7 original niyang price. Pero nakuha natin ng 1.247. 1.247 dahil may mga vouchers. May mga vouchers tayo nakuha. May voucher, tapos na Shopee Coins. Kaya importante rin Shopee Coins. Ipunin nyo yun kasi may tulong yun kahit papano. Pero bago tayo pumunta dun, ito. May, kung mali ito, kasi nakita nyo, dun sa pagbukas natin yan, ito, pag-click natin yan, ay nakalagay, U-Green HDMI 2.1 8K switch 3-in-1, yung 8K at 60Hz, 4K at 120. Pero kasi, dun sa manual yan, nakalagay, di ba? Parang 60Hz lang.
So, check natin ngayon kung nag-flicker yun or hindi gumana, check natin sa seller. Pero, ayan, chineck ko rin dito, nakalagay din, ayun o. Oh, 4K at 60, which is, 8K at 60. 4K lang naman tayo. Tapos yung 1080 nga, which is yung standard na display, 240, diba? Sana gumana, pero kasi, yung sa 4K, lalagpas tayo sa 1080 kasi WHD or wide display, wide screen yung gamit natin. Pero so much for that. Open, check natin to. Ito naman is, that pala hindi ko sinira pag hindi ko mapapalik natin. Okay, so, USB powered lang pala to. So, kailangan ng ganito, most of the time, hindi na naman, yun, parang ganun. Yung dalawang gamit ko ngayon, hindi na ginagamitan ng power. Pero kasi dahil baka mas mataas yung refresh rate, baka kailangan na natin. Pero gagamitin natin. May nakabang na naman tayong USB port. So, okay lang yan. And then, eto maganda kasi may remote na siyang kasama. Just in case na malayo. Like if lalapag mo dun sa, like sa console mo or sa, console mo tapos medyo malayo at yun nga may mga computers ka, pwede mong swap. Ang problema is wala siyang may battery. Pero may battery na tayo, sabi niya mga ganito. Dalawa lang naman kailangan niyan. So magagamit natin 'to. Testing natin 'yan. Okay, so ayan, so meron na 1 2 3 next. Pero feeling ko hindi ko naman kailangan. Pero all goods. So ayan, and lastly is itong device. So, lilipat na tayo sa PC pagkatapos sa testingin ko na rin agad. Uy, ang ganda. Maganda yung itsura nyo. Parang gantong itsura rin yung... Nasaan yung sa harap? May IR. Ito yung IR. Ito, okay. So, kailangan pala nakatutok to. Pero, okay lang. So, yan yung toggle. Yung sa gantong toggle, hindi ko alam kung ganito rin gagana to. Pero kasi yung gantong toggle, pag isa lang yung nakalagay, automatic... doon siya lilipat. Tapos pag dalawa lang, hindi mo kailangan magtagal ng 1, 2, 3. Meron kasi ako nabiling, hindi ko matandaan, alam ko nabalik ko yun. Kasi parang nangyari, pag 1, 2, tapos kailangan niya pang saksakan. Yung, alam mo yung dummy na HDMI plug, so ginagamitan ko pa nun. Pero ito, feeling ko, hindi na. Pero kailangan yata nitong DC. Okay, so switch tayo, lipat, testingin na natin to. Mabilis siya. So, lipat tayo dun sa PC. Dun sa desktop natin. Testing ko gagana. Pag hindi gumana, hindi gumana. So, lipat tayo. Let's go. Okay, so, ayan. Ito nga yung gamit ko. Medyo maliit lang pala to. Pero, feeling ko pwede ko natago to. Pero, yan. Kung napapansin nyo, dalawa yung nakasaksak. Yan, vicious gamit natin. Ito is yung para sa USB switcher. Ito yung HDMI. Meron naman USB and HDMI switcher. Pero kasi meron times na kailangan ko lang USB, kailangan ko lang yung HDMI. So, kaya separate yan. Pero yan, yan lilipat natin. So, yan yung pagtagal-tagal. So, palitan na natin yan. Nito. Bago ko pala palitan, ito yung sinasabi ko na yan, advanced display. Okay, so yan yung display natin, display 1, which is 100 Hz. So, okay lang yan kasi ano lang talaga yan. Pero itong display 2, itong 34-inch, nakita nyo, naka-60 lang. Pag 100 natin, ang tagal niya bumalik. Wala. Ayaw niyang bumalik. Lang, nag-iisip pa. Ayun, bumalik. So, naging 60 ulit. Diba? So, hindi gumagana. So, eto na. Palitan na natin to. Okay, so, testing. Wait. Show more. Alam ko may mga nakapansin ng ganda dati sa yung iba, sinasabing naka 100 Hz. Pero yan, so, display 1 dito sa 34-inch natin. 100 Hz. Oh, shit. Uy! Yun! Okay. Goods ba? Okay. Ayun, gumana. 100 Hz na parehas. Okay, mas swabe na tayo magdodota. Switch nga natin. Baka mawala. Check natin sa MacBook.
Switch tayo sa MacBook. Nakato na ba? MacBook. Kaso ayaw bumuka sa MacBook. Wait lang. Okay, so nagbago rin pala to, napansin ko. Kasi yan, ito naka 100 Hz lang nung single, pero yan, naka-promotion na ngayon. And yung promotion is, dadan, 120. So, working, all goods, all goods. Whew, init. Okay na, so, that's okay na. So, dito na natin tatapusin. Successful ang plano. So, sa mga naghahanap, yan, pwede yan. Ililink ko na lang yan. Hindi to sponsored, pero syempre, pag bumili kayo, meron tayong obrang bahagya. So, bye-bye na guys. Babu. Dota na muna. Oops. Sorry, wait. Habol ko lang. Kukorek lang natin yun. Naka-built-in display pala ako kanina. Kaya may promotion to. Pero dito sa, 34 inch, naka-widescreen tayo. Pero 100 pa rin. All goods.